may, ito, didiretsuhin ko na ako kayo ha. Meron nung pumaba na to sa akin na hindi, huwag na lang nating pangalanan. Sabi ko nga sa inyo, naiintindihan ko naman. Kasi ho, eh, tinamaan ho natin yung kanyang gustong pangulo. Okay? So tinamaan natin yon. So hinahanapan tuloy tayo ng iba't ibang issue para maging masira ang credit, ang credential natin o yung ang tawag dito, yung ating para mabiyak niya yung paniniwala ninyo sa akin, parang ganon. So sinisira niya yon. So naintindihan ko ho. Ulitin ko, naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Hindi ko, ang akin lamang po, hindi ko na husasagutin isa-isa ang kanyang paratang. Bakit to? Ang paratang ay paratang hanggang walang ebidensya. Yung ebidensyang pinapakita ay paratang pa rin. Hindi po yun tunay na ebidensya. So hindi ko, credibility yon. Thank you very much. Nasa dulo ng dila ko yung credibility na word. Okay. So, ayoko na hong sagutin isa-isa. Ang akin lamang po nung aking etong Saturday Sunday, iniisip ko na maigi. Kasi ho, meron na akong pambara. Sa totoo lang ho, ah, meron na akong pambara. Isang ganun kaya kong barahin, tumba ito, tulog ito. Kaya lang I respect the person so much. I love the person so much that I will never do that to her. Kahit ba kung ano-ano nang ibigay na paratang sa atin, I will never do that. As a matter of fact, sinasabi ko nga sa inyo mga banateros, wag na wag ninyong aawayin yung tao. Okay? Wag na wag po. Malamang nasaktan nga po yun dahil binanata natin ang mga Marcoses. So naintindihan ko po yun. Sa katunayan po, dito sa mga moderator natin, ayan o, sila yan, yung mga moderator natin, sila Diego Latigo, sila Grace Life, sila May, nang pinakita ko yung ebidensya sa kanila na ayoko na lang ipakita sa ibang tao dahil para hindi na ho talaga matuluyang masiraan. Kasi nakikita nga, may mga nagbabalita nga sa akin na sabi na, alam mo, dahil sa ginawa niya, lalo tuloy na sisira siya. Dahil nga sa ginagawa niya, lalong nagagalit yung mga tao, mga reaction ng comments sa kanya nagagalit. Hindi ako natutuwa doon kasi kaibigan ko ito. Sabi na, ano ko to, nakasama ko ito noon. Hindi ako natutuwa na nagagalit sa kanya yung tao. Kaya ayoko na hong dumagdag pa. Dahil kung papatulan ko pa po, lalaki lang, okay, hindi lang tayo magfo-focus sa balita kasi the bloggers, the social media influencers should not be the news. The news, kung ikaw talaga ay may pinaglalaban, the news should be itong gobyerno natin. Bakit tayo? Huwag natin dalhin yung issue sa atin. Kung may paratang ka na sa tingin mo illegal, edi sampa mo ng kaso. Yun ang tama. Pero kung puro daldal lang din, amang lalabas sa atin para tayong si Trillanes. Sa katunayan, itong weekend, ang dami kong kinausap na tao. Tinanong ko sa kanila na maigi. Tinanong ko sa kanila, dapat ba ako magsalita o hindi? Ito ang aking ebidensya, ganito, ganito. Tinanong ako, may isa akong kaibigan. Hindi ko na sasabihin ko anong pangalan niya, taga-Tabaw. Sabi niya sa akin, ikaw ba naniniwala ka na isa sa dahilan kung bakit binabanatan ka ay dahil tut-tut-tut? Sabi ko, oo. Ngayon, may intention ka ba na banatan yung tao para magalit yung tao sa kanya? Sabi ko, wala. Huwag mo nang sagutin. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. At the same time, eto, magalit na ho kayo, pero isa ho iyan sa talagang pinalalangin ko sa Panginoon. Sabi ko, sasagutin ko ba ito o hindi? Kasi may parte doon na iniisip ko, baka sirain talaga ng credibility ko nito, itong tao na ito. Baka sirain yung pagkatao ko. Pero alam nyo, iba ho ang ito ang verse na sinagot sa akin ng Panginoon. Nung tinalaki ko din to ata nung Sunday, yun nung ano. Ito ho yung verse na yon. Na dito ho tayo magtatapos. Sabi ko nga eh, dito sa part na ito, ito Panginoon, pumasok siya sa Jerusalem.
Nung pumasok siya sa Jerusalem, nakasakay siya sa donkey. Bakit donkey? Ang dahilan po kung bakit donkey ang sinakyan ng Panginoon nun. To show peace. To show humility. Two things. Peace and humility. Ano ibig sabihin ng peace? Peace, ang mga hari kasi, pag sumakay ng kabayo, ibig sabihin ready to war. Pero pag donkey, it means hindi siya lalaban. It means hindi siya makikipagdigmaan. Ang ibig sabihin, he comes in peace. Bakit peace? Because the purpose of the Lord coming on earth is to bring peace between God and human being. Siya ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng peace sa Panginoon. That remember, when we sin against God, naging ano tayo? Naging kaaway tayo ng Panginoon. Pero dahil sa Panginoong Jesus, naging peaceful tayo with the Lord. Nagkasama tayo. So he came on earth to create peace between human and God. Kaya ang sinakyan niya donkey. Humility. Bakit humility? Aside from the peace na connection ng tao at ang Diyos, kinonek niya, humility is for us sa ibang tao. Remember the two greatest commandment of God. Love God and love your neighbor. So, the Lord sumakay sa donkey to bring peace for God and man to be united again. After nun, to show humility for the people to understand how to serve other people. Ganon ang purpose ng Panginoon kaya siya bumaba sa lupa. Remember, kaya niya nga hinugasan ng paa ng tao, nung mga disipulo niya. Sabi niya, kayo din, ganon din ang gawin ninyo. Is to show humility sa tao. Magpakumbaba kayo. Alam nyo, nung nangyari ho ito, pagpasok ng Panginoon, ang sinisigaw ng tao, Hosanna, blessed he who comes in the name of the Lord. Alam nyo ibig sabihin ng Hosanna? Hosanna in the highest? Ibig sabihin nun, this is the person who brings salvation. Tuwang-tuwa, pinagdiwang, red carpet ang pasok ng Panginoon doon. Isipin nyo yan ha. Pinagdiwang siya. Yan yung tinatawag nating palaspas. Asboy, salamat po. Yan po yung sinasabing palaspas na ginaganon. Yan ang dahilan kung bakit pinagdidiwang yung linggo ng palaspas. Ang pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. Isipin nyo yun. But, after a while, this the same people who said, Hosanna is in the highest. It's the same people who said, crucify him. The same people who said, he is blessed. Okay? It's the same people who said, crucify him. Crucify him. Why? Ganun ang tao. People can change ganun kabilis. Kahit po tayo, ganun po tayo mabilis mag-change. Minsan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Minsan, nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero isang problema lang, sinisisi na natin kagad ang Panginoon. Ganun tayo kabilis magbago. Ganun. Minsan, nananalangin tayo, Lord, I pray for this, I pray for this, Lord, ganito, pagganin mo ako, pagyamanin mo ako, tulungan mo ako, magkaroon ako ng ganito. Tapos bigla kang natanggal sa trabaho. Bigla ka nang sinisi. Ano ba ginagawa mo sa akin, Diyos? Malupit ka naman! Ang sama na ugali mo! Hindi ba ganyan ho tayo? Ang bilis nating magbago. The same people who said, blessed is the coming kingdom of our father, David. Ganun katindi. Pinupuri nila. After a while, they shout out saying, crucify him! Crucify him! Ganun katindi ang tao. Pero this is the very, very thing that sobrang nag-struck sa akin, sa heart ko. Alam nyo kung ano? Ang sagot lang ng Panginoon, hindi siya lumaban. As a matter of fact, nung lumaban si Pedro, nung hinuli siya, pinagsabihan niya si Pedro, huwag kang lumaban.
Hanggang sa kaduluduluhan, sinaktan na siya, pinahirapan siya. At talagang ilang, di ba, kung mapapadod mo yung passion na movie, matindi. Ganun katindi ang parusang. Sa totoo lang, pwede naman siyang tumayo, sabihin niya, ako ang Diyos, tuigil niyo yan. Di ba? Lubog sila, kinain sila ng lupa. Pwede niyang gawin yun eh. Pero hindi. He has to pay for our sin. That's why he has to endure it. Hanggang kaduluduluhan, sinabi niyang, Lord, forgive them for they do not know what they're doing. At that time, isipin niyo na mabuti to ah. At that time, eh, ang tingin ng tao sa Panginoong Hesus, magnanakaw, murderer, at isang rebelde. Ganun ang tingin ng tao. And yet, ang Lord, ang sabi niya, do not defend. At sinabi niya pa nga, forgive them because they do not know what they're doing. It's the same thing na nag-struck sa heart ko. Kasi nakikipag-struggle ako eh. Alam mo yun, nag-pray ka, nag-struggle ka sa Lord. Lord, ano ba to? Sa totoo lang, panis to. I mean, wala akong biro ah. Ito ang laman ng puso ko nun. Sa totoo lang, sabi ko, Lord, kung barahan at barahan, naku po. Durog sa akin to. Isang labas ko lang ni isang ano, ebidensya, durog sa akin to. Kaya lang, ang sinabi kagad sa akin ng Lord doon eh, durog yung tao. Na-redeem mo yung pangalan mo. Pero, ano nangyari? Diba? So, panalo ka, you gain the whole world. Tapos, ano Lord eh, paano yun? Masisira ako sa tao eh. Ganyan, alam mo yung ganong struggle sa heart mo. Eh, Lord eh. Pinaalala tuloy sa akin ng Lord na, eh ako nga eh. Nasira nung panahon na yun. Lahat na accusation, murderer, liar, lahat, sinabi sa akin. Pero tinanggap ko. Because I have another purpose. What purpose is that? To save the whole world. So anong, Lord, ikaw yun, hindi naman ako yun eh. Di ba, nakikipag-struggle ako eh. Kayo yun, hindi naman ako yun. Oo nga. Pero remember, you have other purpose in life. Hindi lang naman makipagbarahan eh. Hindi ka lang naman purpose mo makipagbanatan eh. Now, ipaintindi mo sa mga banateros you're not there na namemersonal. You're there because of issues sa lipunan. Issue ka. Hindi ka sa personality ng tao. Eh kung dinurog ka, eh ano ngayon? Eh ano ngayon kung tinanggal ang credibility mo? Ano ba importante sa'yo, credibility mo o yung mga issue sa lipunan? Ano ba importante sa'yo, yung pangalan mo o yung pangalan ko? Alam mo yung ganun sabi ko nga eh, now I understand kung bakit si Mocha ganun. Naalala niyo nung si Mocha, never siyang dumefend sa sarili niya, tinanggap niya lahat ng batikos ng tao. Lahat ng akusasyon, lahat na kesyo ganito, kesyo ganito. Isipin niyo ah, pwedeng dumepensa si Mocha noon eh. Kaya nga ako yun yung struggle ko, Lord, pwede ko naman depensahan to, kayang-kaya kong depensahan to eh. Panis to, sa totoo lang Lord, sabi ko hindi. Kundi depensahan ko lang kaya to. Kaya lang hindi eh. Hindi. It's better to keep quiet. Hayaan mo na lang. Sabi nga nila, ipasa Diyos mo na lang. Eh ano ngayon, kung masira ka, edi sira ka. Tapos ang usapan, sira ka. And then, ano ba purpose mo sa buhay? I-save yung sarili mo? O ang focus mo yung issue ng lipunan? So yun lang sa akin. Ang focus ko, issue ng lipunan. Hindi ko ang focus issue tungkol dito sa tao na ito. So kung tirahin niya ako at kayo, mga banateros, maniwala, okay lang po. Naintindihan ko. I will accept it. Kung yan ang sa tingin ninyo. Basta ako, I will continue to tackle issues sa lipunan. If you think I'm wrong, then I'm wrong. Basta ako, issue ang aking pag-uusapan. Hindi ang tao. Especially yung mga naging kaibigan ko na hindi eh. Mahal ko sa buhay yon kahit sa tingin ninyo eh. I love that person. Nakasama namin ho yun eh. So yun lamang po. Maraming salamat and God bless you. See you again tomorrow.
And happy Holy Week. Happy Holy Week? Blessed Holy Week. God bless you po. See you again.